Ang kinakasuhan presidente tsaka treasurer, number one, number two. Okay? Kasalanan ba ng presidente o treasurer? Ito yung kasalanan kayo. 55 counts of issuance of VAT sales invoice. Ibig sabihin, may 55 VAT invoices. Ibig sabihin, may isang VAT registered person na nag-issue ng 55 na resibo, na ang title ng resibo ay VAT invoice. At sa VAT invoice daw, do not truly reflect and or contain all the information required to be shown therein. Punishable, under section 258, 236, 253, 256 ng tax code and section 2 of RR 18-2011. Pagre-resibo to, Chay. Tanong, yung bang presidente tsaka yung treasurer ay siyang nag-i-issue ng resibo? Hindi po. Sino nag-i-issue ng resibo? Yung staff niya. Correct. Pero may kasalanan, yung presidente at yung treasurer. Yan yung pag-aaralan natin ngayon. Hinahabol na yung maling resibo. Ipapakita ko mamaya, Chay, interesado ka ba, Chay, papaano nangyari itong event na to? Interesado, sir. Interesado. So, babasahin natin. Andi dyan, nakikita ko si Star kasi, Star, tulungan mo rin ako magbasa, no? Kaya mo ba magbasa, Star? Hindi ka nakamute ka ata. Cellphone na po ang gamit ko. Hindi mo mabasa masyadong maliit. Hindi mo mabasa, sir. Okay. Opo. O, sige. Andi dito uli si Sonia. Sonia, subukan mo basahin itong actually 264 ito eh. So, ito yung binayolate. Nababasa mo ba, Sonia? Okay, ako na lang magbabasa. Hindi ata ako marinig ni Sonia. Sorry, sir. Section 264? Oo. Section 264, failure or refusal to issue receipts or sales or commercial invoices. Violation related to printing of such receipt or invoices and other violations. Letter A, any person who being required under Section 237 to issue receipts or sales or commercial invoices fails or refuses to issue such receipt or invoices, issues receipts or invoices that do not truly reflect and or contain all the information required to be shown therein, or uses multiple or double receipt or invoices, shall upon conviction for each act of omission be punished by a fine of not less than 1,000 pesos but not more than 50,000 pesos and suffer imprisonment of not less than 2 years but not more than 4 years. So ngayon, gusto kong ipaliwanag kay Sonia. Si Sonia ay nag-o-offer ng kanyang tax bookkeeping services. Kung gusto niyang kunin, malaya kayong tawagan siya, pero mamaya ko siya bibigay yung number niya. So sabi dito, Chay, Sonia, tsaka Star, makukulong ng 2 hanggang 4 na taon ang tao na nag-issue ng invoice, ibig sabihin tapos na, nali-release na, issue ng receipt of invoice that do not reflect yung information, contain all information required to be shown therein. Yun po yun. Ngayon, ang tanong dyan, ano yung information? What? Yun yung tatanong natin eh. Ano yung information na kailangan niyang ilagay? Yung person na rin nire-refer dito, ito yung seller. Siyempre, taxpayer yan. So, hahanapin natin ngayon dito yon. Ayan. Ano ba yung information? E di, tanapin natin.
Okay, dinadahan-dahan ko para alam ninyo ano yung pinagdadaanan itong taxpayer na to. Imaginin mo kung ilang lawyers yung inassign. Bilangin natin yung kung ilan inassign na lawyer. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, so ang inassign na lawyer, anim. Grabe. Gusto nyo bang mangyari sa sarili nyo yan? Sabi dito eh, no? For the filing and institution of the foregoing criminal complaint before the appropriate court. Pinakukulong yung taxpayer. Yung presidente, alam mo, hindi, nalulungkot ako sa mga trabaho ng mga BIR officials. Hindi sila, ang tingin nila sa mga taxpayer, kaaway. Ang tingin nila sa taxpayer ay hindi nagpapasweldo sa kanila. Samantalang yung kanilang sinesweldo na hindi napuputol kahit na may pandemic. Ha? Mabuti pa sila. Kompleto sweldo. Yung mga minimum wage earner. Hindi na sumesweldo yung tricycle driver. Hindi na nagdadrive. Wala nang pagpinagkakapirahan. Wala nang hanap buhay. Yung nagtitinda ng kutsinta, hindi ko na nakikitang nagdadaan. Hindi na makapagbenta ng kutsinta. Yung nagtitinda ng taho, nagbubuhat ng taho, wala na rin sumisigaw ng taho sa umaga. Because hindi ho sila makapaghanap buhay. Napakaswerte ng mga taga-BIR. Sir, naiinggit po kami sa inyo. Naiinggit kami, sir. Kasi kayo ho, kaya wala ho kayo, nasa work from home ho kayo, may sweldo ho kayo. Samantalang ito mga presidente at treasurer, nagpapakamatay para ho makumita ng pera at may pansahod sa mga tao. Lalo na ho ngayon sa pandemic. Naawa ho ako sa inyo, sir. Pinapatay nyo yung mga tao, mga taxpayer na nagpapasweldo ho sa inyo. Hindi ko alam kung sasaluduhan ko ho kayo kung ano dapat mangyari. Pero naaawa ho ako sa nangyayari sa mga taxpayer. Kaya ipinopromote ko ho ito, ino-open eyes ko yung taxpayer. Mga taxpayer, lalong-lalo na yung mga nasa Chinese community, huwag na ho kayong maglagay, sir. Huwag na, sir. Umarehas ho kayo ng negosyo. Huwag niyong pag-interesan yung taxes na babayad nyo. Kahit yung taxes is not true. Kahit yung taxes ay hindi totoo o hindi objective. At ang tax kasi is a fiction of the mind. Hindi totoo yan. Hindi yan reality. Tax is not a fact. Sabi ko na nga eh. Nakakaawa ito, katulad nito. Nagpipilit mabuhay. O yan, kinasuhan. Ngayon, pag-aaralan natin yung joint